Alam kong excited ka, pero madami ka pa ding tanong. Ano ba yung mga kailangan mong ihanda? Paano ba yung gagawin para i-train at alagaan ng mabuti yung puppy mo? So, meron ako dito ang introduce sa inyo. Ito, bisita lang sa vlog. Anak to ni Chonchon, yung aso namin na Bichon na kulay puti. Ito yung naging anak niya, pero adopted na siya. Pero bago siya kunin, mag-share lang ako ng mabilis na mga tips kung paano ba mag-alaga ng puppy, lalo na sa mga first-time dog owners. Dahil wala pang ngipin yung puppy, hindi pa niya kaya yung mga ganitong dog food, lalo na yung mga matitigas talaga na pellet. So, ito yung pwede mong gawin sa bahay na healthy pa din para sa puppy. So, pwede kang gumawa ng pagkain ng kalabasa, carrots, pwede mo nilagyan ng patatas, itlog. Kung kaya na niya, pwede mo din haluan ng manok, so chicken breast. Pagsamahin lang sa isang pot lahat ng mga gulay. Binalatan ko lahat. Yung itlog, sinabay ko na din, tsaka yung manok kasi para lumasa yung sabaw. Pero yung chicken skin, tinanggal ko. Takpan lang hanggang kumulo, hanggang maluto lahat. So, paghaluin mo lang sa bowl yung mga ingredients. Hindi ko na muna hinaluan ng manok kasi wala pa siyang ipin. Pero kung yung puppy mo meron ng ipin, yan, pwede mo na lagyan ng chicken breast. So, gagawin mo dito, imamash mo lang siya parang baby food. Pwede mo din itong sabawan ng fresh milk kung gusto mo siyang mas maging malambot. Pwede mo din lagyan ng konting rice. Okay, kain ka na. Mahirap lang sa mga puppy dahil nga hindi pa sila potty trained. Kadalasan yan kung saan-saan mag-wiwi, magpupupo. Yun ang isa sa mahirap. Kadalasan yan kung saan pa yung gitna ng bahay. Yun ang gagawin nilang CR. Kaya ang magandang gawin, pagising pa lang sa umaga, dalhin mo na agad yung puppy mo sa CR or kung saan mo sila gustong masanay na mag-CR. Nilagay ko to pagising sa umaga. So, meron na siyang pupo, nag-wiwi na din siya kanina. Huwag mo munang linisin yan. Medyo mababahuan ka. Kailangan mo magtiis kapag meron kang alagang aso na bago. Pero ang bait nitong puppy kasi kung saan mo siya ilagay, hindi na siya umaalis doon, hindi masyadong makulit. So, kung nandidiri ka naman na iwanan yung pupo ng puppy, kung saan siya nagdumi, pwede mong gawin, dakotin mo, tapos yung mga kaprasong marka, iwan mo muna yun na for a few minutes or a few hours para magstay yung amoy. Titiisin mo lang talaga. Halika na, come here. Ito yung fresh milk na cow milk na nabibili lang ito sa grocery, yung nakakarton. Madumi lang talaga kasi hindi pa mapaliguan bago kasi siyang 5-in-1. Pero pag nalinisan niya, puputi na yan lahat. Ito na ngayon ang problema mo kapag natapos ng uminom ng gatas or kahit na ano, kahit na tubig lang yung puppy mo, maya-maya yan, siguro mga after 10 minutes to 30 minutes, magwiwiwi na yan. Kaya magandang gawin, dalhin mo na ulit siya kung saan mo gustong magwiwi. Halimbawa sa CR, sa garden, or sa garahe. Puppy, mahilig silang magkot-kot ng mga chinelas, yung carpet, mga gamit sa bahay. Kaya maganda meron kang bibigay na toy. So, yung maliit na plushie, manika, or yung kahit na yung mga squishy para maging teether. Yan. Yung mga aso mahilig sa bed, lalo na kung nalalamigan sila sa lapag. So, itong si Pute, nagustuhan niya itong kama ni Fluffy. So, pinapagamit muna namin. Iba-iba yung posisyon niya ito yung nakakita kong nandito.
Ito naman si Chubby, anak to ng isa din naming aso. Halos sabay dun sa kulay puti. So, papakita ko din siya dito para meron siyang special participation sa vlog. Hello! Kung magpapaligo naman ng aso, maganda yung hapon talaga yung ganito kainit para hindi giginawin, lalo na kung makapal yung balahibo. Mas okay din kung meron kang blower or hair dryer para tuyo agad yung puppy. Tunta ba, oh? Hello? Higo ka? So, mas maganda kung gagamitin mo hot water. Kung walang water heater, di magpainit ka na lang. Mas okay din kung meron kang palanggana para dun mo siya lalagay. Maliit lang kasi yung meron ako. Kung meron kang mas malaki, mas okay para malinis mo talaga. Tsaka parang bathtub na din. Sa shampoo naman, mas okay kung dog shampoo para safe. Tapos maganda na puppy pa lang, masanay na sa salitang wait. Ayan, naantok pa siya. So habang ni-scrub mo siya, sabi mo, wait lang. Wait. Wait ka lang. Ang kabila naman. Sa likod. Very good. Now wait ka lang. Maganda kapag mayroon kang cage para sa puppy mo. Halimbawa ganitong bagong ligo, tapos mag-isa ka lang. Yung mga puppy kasi parang baby, konting lingon mo lang, mayroon sila pwedeng ngat-ngatin or baka malaglag. So habang inaayos mo yung pagpapatuyuan mo, pwede mo munang ilagay sa cage. Ito ka lang. Very good. Yung matuyo talaga ng mabuti yung balahibo. So kung wala kang blower, yun nga, mas okay na sa hapon, medyo paarawan mo. Pero yung ganito, meron siyang setting na may hangin pero hindi mainit para hindi din mapasok. It's okay. It's okay. It's okay. Kung saan-saan umiihi to eh. Ito lang yung mahirap kapag puppy talaga tulad nito. Habang susuklayan mo siya, may tendency na umihi. Isa pang dapat mo bantayan sa mga puppy, yung mga cordon. Ayan, so mahilig magkot-kot ng carpet, cordon, ng tsinela si mga puppy. So dapat meron kang safety din. Dapat din palaging mayroong tubig na naka-ready para sa puppy mo para kung sakaling mauhaw, makakainom siya anytime. Yun nga lang ang downside niyan. Kapag palaging may tubig, palagi din yan maiihe. So dapat patient ka, siguro mga for a few weeks or months kung saan-saan yan iihe. Mainom ka na. Umitapon. Ayan, tulad niyan, umiihi na naman siya. Kung yung puppy mo, gusto mong masanay paglaki na mahilig sa bed, dapat maliit pa lang sanayin mo. Kasi meron akong dalawang aso. Yung isa ko, yung una, baby pa lang, naka-bed na siya. Hanggang ngayon, doon niya lagi gusto matulog. Yung isa naman, baby siya, hindi siya nasanay. Kaya ngayon, kahit na may bed siya, hindi niya hinihigaan. So kung gusto mo na kung saan siya matulog, puppy pa lang, sanayin mo na. Ito, makulit lang talaga eh. Aray! Ayan, isa pa yan na dapat mong sanayin yung nangangagat ng ganyan. Dapat bata pa lang, sawayin mo na alam na niya na hindi dapat siya nangangagat ng kamay, ng paa, or ng mga gamit. Ito lang talaga ang kulit. Konti lang yung appearance ni Chubby dito sa vlog kasi nga makulit, diba? So, ang hirap niya i-capture sa video, gumagalaw-galaw, umaalis-alis. Pero grabe, sobrang taba nito. Sabi kasi nung mami ko, ito yung favorite nung mami niya. So, lagi siyang pinapamil. Kaya yan, busog-lusog. Ang taba talaga. Bukod sa malago yung balahibo, mataba talaga siya mismo. Nito, 'di ba, ang daming mga kahoy. Yan yung prone sa pagngat-ngat ng mga aso, yung mga gilid-gilid. So, maganda na iwasan mo muna kung pwede mong takpan or bantayan lagi yung puppy mo para hindi magngat-ngat.
Kapag nagpa-vaccine ka ng puppy, bibigyan ka ng ganitong health record. So ito maganda itabi mo hanggang paglaki para din ma-track mo kung ano na yung mga napagawa mo, tsaka para alam mo yung mga kailangan mo pang ipagawa. So bago namin ipa-adopt yung mga puppy, mayroon na yung dalawang deworm, yung 5-in-1 tapos na din. Tapos bibigyan ka ng schedule ng vet kung kailan yung kailangan mong next na balik sa vet, tsaka kung ano pa yung mga kailangan ipagawa. So ito itabi mo siya, tsaka importante na yung puppy alaga din ng vet, tsaka kompleto yung mga vaccine para mas healthy paglaki. So I hope you enjoyed this video featuring our guest dog for today, si Pute, na anak nga nung aso namin na si Chonchon. Ito, nalulungkot akong i-let go siya, sabi ko nga amin na lang kasi sobrang cute, tapos sobrang bait niya. Sa ngayon, parang ano lang siya madumi kasi yung sa ulo niya, parang pinanganak siya ganito. So kapag tumubo to, pwede nang gupitin, itrim, tapos puputi na yan, parang si Chonchon. Ito yung pinakamabait na naging anak ng mga aso namin kasi behave lang siya, hindi siya masyadong nagkukot-kot, hindi din siya iyakin, tapos kasi hindi siya needy. So, halimbawa, ilapag mo lang siya sa lapag, sa dog bed, ganyan. Hindi siya masyadong umiiyak, tsaka hindi din siya masyadong humahabol. As in, ang daling alagaan, kaya sobrang swerte nung mag-a-adopt nito. So, kung nagustuhan mo tong vlog, don't forget to check out my channel. Madami akong mga vlogs dyan about dogs, yung mga tips, ganyan kung paano ba mag-alaga and mag-train ng dog. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe para lagi mo ding mapanood ng updated yung mga vlogs namin. Sa Instagram, para naman mapanood mo yung mga Instagram stories ko with my dogs, follow mo ako at Real Asian Beauty. Si Fluffy tsaka Loki, mayroon din sila at Fluffy and Loki, parehas yan on Instagram. So check out mo lang yung description box para sa mga related vlogs and mga links. Tapos, syempre don't forget to subscribe para more vlogs in the future. So bye-bye muna kay Pute. I hope you enjoyed watching. I'll see you next time. Bye! Ito ka na. O sige, tulog ka muna. Bye-bye!